something on my plan, like I said, and it's a benefit of it already. And you know, like, you know, it's individual, I don't know, yeah, I'm not doing it. All the time, I'm storytelling. I'm storytelling, kay Puntaan, sa pagitan ng mga preschool at guro, ang magulang, ay hinahatid sila ng mga kwento, ng bawat salita sa imahe, tunog. Pakaroon naman ang preschool. Preschool ay kung lugar na kung saan ang mga bata. Ang mga bata ay nananatili. At ito po ang speech, kumbaga, bago na natapahan ang primarya. Pato naman ang UNICEF na nangangahulugan sa United Nations International Children's Emergency Fund. Ito, ito ay isang international association. Ito ay papakanan ng mga bata. Meron naman tayong literate individuals. Literate individuals, ito ang mga tao na may mga sapat na kaalaman sa particular na larangan. Meron tayong developmental psychology. Developmental psychology ay isang pangayong hap na kung saan ang pinag-aaralan ay tungkol sa pagbabago ng tao. At ang panguli ay ang beginning readers. Ito naman ang mga tao sa mga bata na babuhan pa lamang. Kapag natapos, yun lamang po sa pagtatapos ng unang kabanata. Maraming salamat po. Unang bahaging ikalawang kabanata ay natalakay naman ni Minimilis. Ganda-ganda rin, Mami.
meron na sa bagay na may motor na karakteristik ng mga bata sa pagpili ng mga kwento. Una, meron tayong ego-sensitive. Pangalawa, pagiging imaginative. At pangatlo, meron silang personal empathy. Mawala tayo sa ego-sensitive. Kapag sinabi yung ego-sensitive, mga bata ay nagtutuon sa kanilang sarili, pamilya, kalaro, at iba pa. Kung sila yung tutuon sa libro, ang maaaring maging paborito ng libro ay mga karakter na madaling tutuoyin. Ay mga madaling tutuoyin ng pangunahing karakter. Pangalawa, madali o pamilyar na pinangyarihan ng istorya. Pangalawa naman, bakit imaginatibo? Pagiging imaginatibo sapagkat ang mga bata ay mayroong kakayahan na i-portray ang kanilang sarili sa mga pangunahing karakter o mga karakter na gusto nila sa isang kwento bilang pagpapansasya nito. Matlo, meron tayo short attention span. Ang short attention span naman, ito naman ang nangyayari sa bata kung siya ay nawawalan na ng interest o nakapawalan ng gana sa pagkikinig sa isang sa kwento na sinideliver ng maaaring buong mga mula. Kung sa isang bagay, kung ito ay mahaba. Kung gayon, ang kwento ay nangangailangan ng maikinig, comprehensibo, at puno ng aksyon. At higit sa lahat, ang kwento ay dapat ay naglalaman ng mga kaingganan-ganan yung mga salita at tunog. At nangangailangan din ito ng inspiration. Sapagkat, sa ilustrasyon, ito ang maaaring sabihin natin sa Ingles na attraction. Attraction natin yung mga bata. Dala nito ng mga kulay at pampatingkan. Pero sabi naman, meron din mga variety ng mga libro according to novel format. Meron dalawa ako nakita. Ang una ay Lift the Flap at Pop Up. Ang Lift the Flap, ito naman ang libro na kung saan ang mga bawat pahina ay meron mga nakatapos salita o imahe at bubuksan niya ng mga mababata. Yun ang mga bata. Ang pangalawa naman, meron tayong pop-up. Ang pop-up naman, ito ang bawat pahina kapag binuksan, meron three-dimensional na lalabas. At yun ang nagsisibing ilustrasyon sa pagsasabi ng bawat kwento, ng bawat pangyayari sa kwento. At panghuli, bilang pagtatapos, meron tayong mga konsiderasyon sa pagpili ng kwentong pambata. Ang una, dapat malinaw yung konsepto na dapat ituro. Pangalawa, magpapalabang sa sense of humor ng mga bata. Panghuli, dapat ang mga kwento dapat meron sa linya na madaling tandaan at kaingga-ingganyo. At panghuli naman sa konsiderasyon. Ay meron reflection na sumasalamin dapat ang kwento sa realidad na maaaldoin sa mga preschool, na mga preschooler, na mga lemon, na maaaring kapit sa realidad. Meron naman, maaaring din sumasalamin sa mga litwasyon. Maaaring halimbawa nito ay, halimbawa, may mga batang nag-aaway. Maaaring ikwento, kung napagtanto ito ng kanilang guro, maaaring ituro ng guro ay, halimbawa, ay kwento ay alamat ng atos pusa. Sapagkat, paalamat ng atos pusa, ito ang kwento ng dalawang bata na hindi nagbibigay sa isa at nag-aagawa, kaya sila yung pusa. At ito ay naglalaman ng reflection o aral na maaaring ipamahali sa bata sa kanilang araw-araw. Maraming salamat.